So yun, isang panibagong araw po sa inyo mga boss. At syempre sa araw nito mga boss, samahan niyo po ako. Mapapakita ko po sa inyo mga boss. At saka ituturo ko po sa inyo mga boss kung paano tayo mag-repair ng mga leak mga boss, lalo-lalo sa mga sink yan, sa mga lababo. At syempre papakita ko rin po sa inyo kung ano po yung gagamitin natin para pang lagay sa o pandikit natin sa mga leak natin mga boss. Halimbawa sa may sink mga boss yung re-referin natin. So syempre kung bago lang po kayo sa channel ko, paki-subscribe nyo naman po Alex Official Vlog. At syempre paki-follow nyo na rin po mga boss yung page natin, Alex Official Vlog. At syempre huwag nyo na rin po kalimutan yung Kaputrip TV natin mga boss, paki-subscribe nyo na rin po. At syempre si Chupayng Official Vlog, paki-subscribe nyo rin po siya. Pati si Dongski, yan, paki-subscribe nyo na rin po yung channel nila. Tara, samahan nyo po ako mga boss. A few moments later. So yun mga boss, bali ito yung titingnan natin na request nila ma'am at saka ni sir. Bali ito yung re-referin natin. Titingnan natin kung saan nanggagaling yung leak na sinasabi nila mga boss. Bali dito mga boss, ayan, papaliwanag ko po sa inyo. Bali naka-trade naman yung mga ano natin dito, P-trap. So tingin ko dito mga boss, okay naman tayo dito kasi karamihan ng mga naka-trade natin na ganito mga boss. Bali may rubber po yan na tinatawag na pag hinihigpitan mo lalo siyang humihigpit yung rubber niya, kaya hindi tayo magkakaroon ng leak dito. Tapos dito mga boss, ayun, mapapansin nyo ito, ito yung sa overflow niya, yung dito mga boss, ayun o, kakita nyo yung sink na to. May butas dito. Bali, apat na butas. Yan yung tinatawag na overflow, mga boss. Kaya dito sa ilalim, mga boss, hindi siya naka-fix. Kaya, imposibilidad na nandito po yung leak niya. Kaya, pag pumapasok po yung tubig dun sa may apat na butas na yun, ayun yung tinatawag na overflow. Ipipix lang natin to mga boss. Bali, yung gamit natin yung materials dito, ay meron tayo ditong holiday. Bale, epoxy to mga boss. Mimix lang natin tong dalawang to. Kaya tara, samahan niyo po. A few moments later. So ayun mga boss, bali nalagyan na natin ng epoxy. Ayun kung mapapansin nyo, pinix na natin mga boss, oh. Bali ganyan lang po tayo mag repair. Unang-una hanapin natin kung saan magagaling yung leak ng sink natin. Tapos bali dito, ayun kung mapapansin nyo mga boss, nangalawang siya. Ibig sabihin dito sa area ng flexible natin sa valve, may nagli-leak din dyan mga boss. Bali gagawin natin, titrace muna natin kung saan manggagaling mga boss. Pero sa tingin ko dito mga boss, mga ganyan sistema, kulang lang sa higpit tayo dito sa may faucet yan mga boss, kaya nagkakaroon ng moist. Kaya ayan, kung mapapansin nyo, kinakalawang na siya. So ayan, higpitan lang natin yan dito mga boss sa may sink niya sa ibabaw. Yan, bali dito mga boss, ayan, kung mapapansin nyo mga boss, maluwag siya. Dito lang natin mula dito sa ibabaw at saka sa ilalim. Bali, naka-trade siya. Doon natin siya higpitan. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo mga boss na overflow. Kailangan mahigpit din tong ito, kung mapapansin nyo po. Yan, kailangan mahigpit din po yan para, kasi may rubber din po yan dito para hindi siya hindi lalabas yung tubig. So ayun, higpitan lang natin to. Tapos ayun, okay na yun mga boss. I-testing naman natin pagkatapos natin higpitan. A few moments later. Thank you.
So yun mga boss, bali ipinix na lang natin itong area na to sa may faucet nya. Dinagyan na lang natin siya ng epoxy mga boss. So ganyan yung tsura nya mga boss. Yun. Kasi dito mga boss, hindi na, kung mapansin nyo dun sa ano kanina, video natin, bali itong area na to, yung bungian mga boss, yung tiles na to, kaya dyan pumapasok yung tubig pagka nagkakaroon siya ng tubig dito sa area na to. Yan. Tapos dito, yan, nigpitan na rin natin itong tornilyo nya o yung screw mga boss, para hindi na rin lalabas dito. Itong nasa loob kasi na to mga boss, rubber yan, para hindi na rin makalabas yung tubig pag hinigpitan mo itong screw. Tapos galing naman dito sa may baba, yan, okay na rin tayo dito mga boss. Nakafix na rin yan. Ito lang naman yung nakikita natin dito na dito nagkakaroon ng leak mga boss. Kasi dito sa thread na to mga boss, meron tayo dyang rubber, kaya hindi tayo magkakaroon dyan ng leak. Tapos yan, itong may kalawang, depende na lang mga boss kung gusto nang papalitan. Nakadepende rin po sa inyo kung gusto nyo papalitan. Pwede naman pong palitan yan. Pero wala naman tayong leak dyan mga boss. Ganyan lang talaga yung flexible natin. Pag kinatagalan, kinakalawang po yan. So ayan, hanggang dito na lang mga boss. Ayan, sana may na-share po ako sa inyo mga area na ginagawa natin na leak. Kagaya ng sink na to. So ayan, hanggang dito na lang mga boss. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi. God bless po sa inyo. Naglakad na po tayo ng runner natin. 1 part po talaga siya. Kaya ginawa natin 0. Hindi na po tayo nagbigay.